So, what is up mga kabaterya? So, ang topic natin ngayon is all about tires. Isa ito sa mga pinaka-importanting parts ng EKS natin. Kaya maganda kung alam natin kung ano-ano ba ang iba't ibang klaseng uri ng mga available na gulong para sa atin. At kung ano-ano ba ang pinagkaiba nila. So, bago tayo mag-start, gusto ko muna magpasalamat kay Sir Tony from Tony EKS. So, siya nga pala yung nagpahiram sa atin itong mga gulong na to para mas may explain natin ng mabuti yung video natin. Meron silang maliliit na gulong from 8.5 inches to off-road tires na ganito kalalaki na 11 inches. Ililink na lang namin below yung link ng FB page niya para madali nyo na ma-access. Competitive din pala yung pricing ni Sir Tony. Kaya, we highly recommend that seller. Sir Tony, baka naman! Importante na alam natin kung anong size ang gulong na dapat natin bilhin. Siyempre, pero huwag kayong mag-alala. Kasi usually naman kahit sabihin mo lang kay seller yung scooter natin, alam na nila agad kung anong size ang dapat na para sa'yo. Pero hindi, di ba mas maganda kung alam mo kung paano siya basahin? Para in case na gusto mong bumili sa Shopee. Sabihin mo lang, salamat Shopee! O kaya Lazada. Alam mo kung ano yung dapat mong i-enter doon para ma-search mo yung gulong mo. So, start tayo. Paano nga ba malaman yung size ng gulong? So, meron tayong dalawang common na naming convention sa gulong. So, yung una rito ay ganito. Yan. Hindi ko alam kung makikita nyo sa camera. For this example, meron tayong 8.5 × 2. So, ang ibig sabihin nito, ang gulong na to ay may diameter na 8.5 inches. Pag ganito. Tapos, may lapad na 2 inches. So, ito yung lapad. So, ganun lang siya kadali. 8.5 is 2 inches. Diba? Itong ganitong gulong, madali lang siyang basahin. Parang length times width lang. Proceed tayo sa susunod. So, ang susunod, itong gulong na to, mas complex yung naming convention niya. Parang ginagamit niya rin yung same concept sa kotse. Dito sa example natin, meron tayong 90. Yan, di ko alam kung makikita nyo. 90/65-6.5. So, ito, medyo complex siya. Ang unit naman ito ay in millimeters. This one is in inches. So, that is 8.5 inches and then 2 inches yung lapad. This one naman, millimeters naman yung unit na ginagamit niya. So, yung first number is 90. Ang 90 ay nagre-represent sa kanyang lapad. So, ito yon, 90 millimeters ang lapad niya. So, ang susunod na number sa 90 ay 65. So, ang 65 ay hindi siya millimeters. So, ang tawag sa kanya is aspect ratio. Siya yung aspect ratio with respect to the lapad. So, ang aspect ratio niya ay 65% ng lapad nito. So, ito, 65% nito. Ganun yan basahin. Hindi siya 65 millimeters. Unlike nito, pareho siyang inches. So, 8.5 inches by 2 inches. Ito, 90, 65%. Tapos, yung last number dun sa naming convention na to, 6.5. Ang 6.5 is the hub size. Or ito. Itong size na to, 6.5 inches yung hubs natin. So, yun. Alam mo na kung paano basahin yung rim size natin. So, meron pa tayong mga ibang specs na makikita dito sa gulong natin na magagamit natin. For example, malalaman natin kung gaano kabigat yung kaya niyang buhatin. Dahil meron ditong max load, kung ilan yung capacity ng gulong niya na kayang buhatin. Ang max load niya is 150 kilograms. You can see here. Ewan ko lang kung kita, 150 kilograms rated. At ito naman, rated siya for 125 kilograms. So usually, pagka mas malaki yung gulong, tsaka mga off-road tires na ganito, mas mabigat yung kaya niyang i-load. Kaya ganito yung gamit ko sa scooter ko, kasi mabigat ako eh. Mabigat kayo? Mabigat! Ito naman, 125 kilograms ang kaya niyang load. Meron pa tayo ditong ibang makikitang specs. Tulad ng air pressure rating. Yung mga nagtatanong kung ilan yung ikakarga nilang hangin sa gulong nila. This one is rated up to 50 PSI. Pwede ka maghangin dito up to 50, pero huwag ka nang lalagpas doon. I suggest i-check nyo yung tamang air pressure nyo. Dapat laging ideal para sa weight nyo. Nakaka-apekto yon ng range mo sa scooter mo, pati na rin yung handling ng scoot mo. Kaya importante talaga yung hangin na yun. So, umaraw na. Isa pa sa pinaka-common na tanong sa atin, ano bang mas okay? Pneumatic tires ba o solid tire? Pinagkaiba lang talaga nilang dalawa, kailangan ng hangin ng pneumatic, yung solid tires hindi na. Dahil as you can see, rubber talaga siya lahat. So, pneumatic tires ang pinaka-common na nilalagay sa gulong natin. Meron tayong dalawang klase ng pneumatic tires.
Unfortunately, wala tayo nung tubeless type. Na kay Mau, kinuha niya yung tubeless type dahil i-install niya yun sa scooter niya. Binili namin kay Sir Tony yun kasabay nitong mga samples. Dalawang klase ang pneumatic tire. Meron tayo nung tubeless type at saka nung inner tube type. So, itong dalawang sample natin dito na pneumatic ay parehong inner tube type. So, meron siyang, makikita mo to, yan. Meron siyang lobo sa loob. So, dito, ito yung nag-hold ng hangin. So, itong trabaho na itong gulong sa labas is to protektahan lang yung hangin nito sa loob. Ang benefits lang ng ganito, ng may inner tube, is pag nabutasan ka, ito lang yung ipapabulkanize mo. Itong nasa loob lang. At syempre, proceed tayo sa solid tires. So the name implies solid tires. Literally solid to. Talagang nakikita mo dito yan. Yung laman niya, hindi siya inner tube o hangin. Sadyang rubber lang talaga. Meron lang mga konting air pockets. Pero hindi kailangan niyang bombahan. Nandyan lang yan para to absorb yung bump sa sahig. Pag ganito yung gulong mo, hindi ka na mag-alala sa mga butas-butas sa ride mo. Kasi wala, invincible ka na eh. Sabi nga nila, just install and forget na tong ganitong klase ng gulong. Pero syempre, hindi naman pwedeng walang kapalit yung convenience na may bibigay ng solid tires. So may mga downside din to. Yung range mo, hindi na siya ganun kaganda. Unlike sa pneumatic tires na maganda kasi yung rolling resistance. Rolling resistance is yung gaano ba siya kahirap paikutin ng hubs natin. Ito, mas mahirap siyang paikutin dahil nga mas mabigat. Tsaka hindi siya ganun katigas tulad ng pneumatic na pwede nating hanginan na makokontrol natin yung tigas ng gulong. Ang pangit sa kanya is yung range. Mas masama yung range na makukuha mo rito at saka yung comfort. Kasi ito, unlike sa pneumatic tires, hangin yung laman niya. Pag nalubak ka, absorb nung hangin yung lubak. Ito may play naman pero sobrang minimal lang dahil nga rubber yung nasa loob niya. Hindi siya nakocompress unlike sa hangin. Yung last na downside niya is yung traction. Lalo na pag umuulan, madulas tong solid tires. Sa mga may nadadaan ng basa, hindi namin nire-recommend tong tires na to dahil nga hindi ganong kaganda yung traction niya. Pwede naman kayo, syempre, mas maganda kung mag-slow down naman kayo. Kahit nakaganito kayo, may chance pa rin kayong madulas dun sa mga conditions na yon. Mas maganda pa rin safe tayo. Ingatan natin yung sarili natin, syempre. Safety gears kasabay na yon. So yun, that's all for solid tires. Proceed tayo sa next topic natin, which is off-road and on-road tires. Yan. Isa to sa mga factor na tinitignan kung ano ba ang pipiliin nila. On-road tires ang ideal sa condition natin dito sa Pilipinas. Kasi syempre, most of the time, nag-iskot naman tayo sa mga kalsada. Bihirang-bihira naman tayo mag-scoot sa bundok. Kahit na yung condition natin dito sa Pilipinas eh medyo mukhang off-road dahil puro lubak, hindi pa rin namin sinasuggest tong gulong na to kasi mas mataas yung rolling resistance ito. Parang yung sa solid tires din. So, mas mahirap siyang paikutin unlike dito na smooth lang. Ano bang pinagkaiba nila? Ito, mas better yung range kasi mas madaling paikutin, mas magaan yung rolling resistance niya, mas better yung handling sa road conditions, sa kalsada, mas maganda yung handling nito, tsaka mas mataas yung top speed nito. So, kung gano'n naman pala, bakit ka ba mag-offroad tires? Which is, lahat ng kategory, talo, maganda lang to pang offroad sa mga bundok-bundok. So, bakit ka pa bibili nito? Isa lang yung sagot dyan, mga kabaterya. Forma. Ang katwira naman yan. Sobrang angas kasi niyan tignan. Di mo, tiis pogi. Diba, naita nyo yung mga pickups ngayon na monster in design. Tiis pogi lang yun, tapos pinapanggamit lang sa mall. So, ganun din sa scoot natin. Meron tayong ganitong tires. Mostly naman, hindi naman yung ginagamit sa off-roading. Tiis pogi lang din yan, kasi mas pogi nga to kesa dun sa normal na tires. Iba yung angas niya. Pati yung tunog niya pag umaandar, may hagulgul ng off-road tires. Pero, huwag kayong magkakamali. Pagka off-road yung terrain mo, kung gusto mo mag-ride sa bundok, off-road tires the way to go. Hindi kayo papahiyaan ito sa mga putik-putik. To sum it all up, there are many types of tires out there. Kung nasa'yo na yan, kung ano ba ang kailangan mo. Kailangan mo ba ng convenience ng solid tire? Kailangan mo ba ng comfort ng pneumatic? O kailangan mo mag-off-road? Lahat naman yan available sa atin. Timbangin nyo lang kung ano mas kailangan nyo. Comfort, forma, reliability. So that is it. Sana may natutunan kayo sa vlog namin na ito. Don't forget to hit like, share, and subscribe. At kalimbangin mo na rin yung bell icon na yan para hindi ka makamiss sa mga vlogs natin. Ciao!